Good day everyone, again this is Kuya SMB Vlog. Bago natin pagpatuloy ang ating pag-uusapan, please don't forget to subscribe my YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Ngayon mga ka-idol, mga ka-memory sa ating pag-uusapan regarding sa ating content, Mix Mulino, walang palusot sa mga akusasyon dahil totoo lahat. Yan pong ating pag-usapan, punto por punto. Ngayon mga ka-idol, mga ka-mamis, dahil sa mga pinapalabas na premier na sa mga kabastusan, scandal na nila ni Jetro. Tahimik. Alam naman natin na noong pa si Mix Mulino ay laging tahimik kapag may issue siya. Okay? So ngayon mga ka-idol, regarding po sa pinalabas ni Upper Myrna sa mga kabastusan, manyak, pag-GG ni Mix Mulino, pinaliwanag ni Upper Myrna sa publiko. Ayun, alam naman natin na tahimik si Mix Mulino. Okay? Tahimik si Mix Mulino lahat. Okay? At after 1 month ago, nag-post si Mix Mulino. Okay? Nag-post si Mix Mulino sa kanyang account regarding doon sa mga taong ayaw sa kanya. So, wala daw siyang pakialam kung ano man ang mga sasabihin niyo sa kanya pagkatao. Ang importante, masaya siya sa kanyang ginagalawan sa mundo. Okay? So, ano ang ibig sabihin doon ni Mix Mulino, mga ka-idol? Kinukonfirm na niya kaya na totoo ang mga aligasyon na binibitawan ni Upper Myrna tungkol sa isyo na pinapalabas ni Upper Myrna? Bakit nabitawan niya ganung salita? Na parang bihib siya doon sa issue na yon. Totoo kaya ang mga pinapalabas ni Upper Myrna? Bakit tahimik silang lahat? Bakit tahimik si Jetro? Bakit tahimik si Mix Mulino? Hindi naman mali na magkaroon ng relasyon si Mix at si Jetro kasi wala tayong karapatan doon. Ang point lang ng karamihan na sana naman na sagutin ng lahat ang mga paratang na yung ginagawa ni Mahal sa poder nila Mix Mulino kasi nakilala nila si Mahal na masayahing tao, masaya siya sa piling ni Mix Mulino, hindi siya nasasaktan kaya maraming nagmamahal kay Mix Mulino that time kasi masaya si Mahal sa mga on the cam, right, sa video laro, diba, harutan, gulitan. Bakit may lumabas ng mga kunbo sa cellphone kung ganun ang kanilang ginagawa araw-araw? Kahit ako noon mga ka-idol, nakuto din kasi akala ko ganun talaga ang nangyayari. Pero nang nakikita ko yung mga pinapalabas, ikaw, hindi ako nagbabase sa mga pinagsasabi ni Upper Myrna. Doon ako nabase sa mga kunbo ni Mahal. Okay? Legit yun, mga kamamigs. Ang akin lang naman ipaliwanag ni Mix Mulino yung mga kunfu ni Mahal kung bakit nakapagsalita si Mahal ng ganun. Sana kung may ginagawa silang kababalaghan ni Jetro, sana maglak muna, maglak sila ng pinto. Oh? Kasi ang alam ng publiko na may relasyon si Misa si Mahal, secret na relasyon, even Mayura na TV, sabi niya, secret wedding na sila. O bakit ano nangyari? Bakit ang nangyari tuloy, Mamix naging Jet Mix na? Ginagamit lang nila kaya si Mahal? Kasi alam naman natin, si Mix Mulino, hindi yan sikat noon. Nang pumasok si Mahal sa buhay nila, dun sumikat si Mahal, si Mix Mulino. Real talk lang po tayo. Right? O i-obserbaran natin, 2016, mga
pero di mismo liwala naman eh. Kung sa kagwapuhan, maraming gwapo dyan ng mga aktor, GMA, ABS, kagaya kay Richard Yulo, si sino ba yung pinakagwapo, si Kuya SMB, o kilala nyo, pero lang oh, yung ganong mga eksena eh. Tapos question mark pa yung pagkataon ni Mix Mulino. Sumikat sila, nakilala si Mix Mulino dahil sa mga ginagawa nilang content ni Mahal, unique sa lahat. Doon po minahal si Mix Mulino. Doon po minahal si Mahal. Right? Pero bakit ano nangyari ngayon? Tahimik sila. Gumagawa ng hakbang. Diba? Diba? Wala, kahit anong gawin natin mga kaidlo, kasi yun ang desisyon ni Mix Mulino na wala daw siyang pakialam kung babuyin man niya ang kanyang pagkatao, yurakan man ang kanyang pagkatao, wala siyang pakialam. Ang importante, masaya siya sa kanyang ginagalawan. Ganun po. So it means, ibig sabihin, confirm na ganun po siyang pagkatao. Hindi po yan grounded sa mga mix, mga kaidon, mga kamamis. Dahil pagkatao niya yun, doon siya masaya. Ang tinatanong ng karamihan, yung punggung ni Mahal, bakit nagawa nila yun sa harap ni Mahal? Na binabastos yung pagkatao ni Mahal. Ginasaan na doon yung respeto, nasaan na doon yung sinasabi, iyak-iyak pa si Mix Mulino na mahal niya si Mahal. Nasaan na doon? Ito ba ay kasama sa mga harutan? Yung mga ganung bagay? Anong man lang masasabi ng mga Tesorero family sa pinapalabas ng Premier na ikaw pa naman, kayo pa naman, yung kapatid nyo, bastusin yung ganong ginagawa ni Mrs. Kang Jethro. Behave lang kayo. Gagayahin nyo si Mrs. Mulino. Tuloy, maraming naniniwala na totoo yung mga sinasabi ni Upper Myrna. Confident siya, nagsabi na totoo yung mga pinapalabas niya. Ha, bakit hindi sila makaribat kay Upper Myrna? Bakit puro team abot kamay? Nahihiya sila? Ano kaya sunod ang kanilang ipapalabas, mga kamamiks, mga idol? Tapos sila nanira sa mga Tesorero family. May hindi naman natin nakikita sa background ng mga Tesorero family. May nakarating kay Kuya Isling balita na ang sa likod na paninira sa mga Tesorero ay si Jethro Carey. Nang dating karelasyon ni Mystica, hiniwala yan dahil ganoon ang kanyang pagkatao. Pero hindi yan question dito. Kasi ang issue dito about kay Mahal. Wala tayong pakialam doon sa mga anong klaseng pagkatao meron sila. Ang tinatanong ng karamihan regarding po doon sa mga conversation na pinapalabas ni Mahal until now wala pang kasagutan. Sabi nila fake news. Hindi fake news, legit. Legit. Ipapakita sa expert. Legit, hindi siya editing. Yes, yung mga ano ni ano, yung mga picture diyan ni ano, iba. Ni Oper. Hindi ako na ano diyan, ha? Doon ako talaga na base sa mga conversation ni ano ni convo ni Mahal, doon ako naniniwala. Hindi ako masyadong ano doon kay may ginagawa ni Oper Merna. Okay? Kaya pala, nag-hire sila ng maraming defender sa magagaling kung mag-explain para maitapal, para ma-silent yung mga ganong issue. Kung kaya nila, kaya din ng lahat. Diba? Ang akin lang na bakit binabastos ni Mix Mulino si Mahal? Akala ng karamihan, mahal na mahal ni Mix si Mahal. Bakit may kabastusan na nangyayari? Kasi kung walang kabastusan na nangyayari, bakit nagawa niya yun kay Mahal? Kayo pa naman. Siyempre, yung mga Tesorero family, galit na galit kay Jethro kasi pinagkatiwala nila si Mahal sa pudre kasi siyang manager.
pinagkatiwala kay Mix Molino kasi kaibigan. Kaibigan na mahal di mahal. Pero look at you now. Nasaan na doon hustisya yung pambabastos ni Mix Molino at saka ni Jetro kay Mahal? Legit yung converse, legit yung mga pinapalabas ng premier na nagagaling kay Mahal. Okay? Legit. Hindi po siya edited. Okay? Kasagutan po. Sino ang magagaling dyan? Bakit hindi nyo nirinipat si Upper Myrna? Puro basic-basic lang ano. Pruweba ninyo, nagpuro kasinungalingan. Mix Molino, kung hindi ka makapagsalita kay Upper Myrna in personal, daan mo sa iyong defenders. Bakit kailangan pa mag-post na wala akong pakialam? Diba yun sa word na pakumbaba? O hindi lahat ang pakumbaba? Sometimes ang pakumbaba ay napapahamak din tayo dyan. Madepende sa sitwasyon kung dapat ba tayo magpakumbaba. Hindi lahat ang sitwasyon puro tayo pakumbaba. Kasi tayo mapapahamak doon, Migs. Makikilala ka ng ganun ng mga tao. Ganong klaseng pagkatao si Mix Molino. Hindi ka pa talaga sikat actually, Mix. Dito ka lang talaga sa mga Mix. We're real talk lang po tayo. Ito hindi to paninira. Wala. Yung word na utang na loob, wag niyong i-ano kay Tesorero. Yung manggagamit, wag niyong i-ukol sa Tesorero kasi tayo ang nanggamit kay Mahal. Na makilala tayo ng tao kasi si Mahal kilala noon pa. Wag mo rin Jetro ikumpara si Mix Molino kay Alden Richard kasi si Alden Richard kilala yun eh. Famous yun aktor. Si Mix Molino famous ba? Famous lang siya dito sa atin sa Mami's World. Okay. Pero sa kalabas wala eh. Pero doon sa TV5, sa ABS, kilala si Alden Richard. Kilala rin si Kuya SMB, abero lang. Di ba? Pero si Mix Molino nila eh. Kahit nga sa GMA, di siya kilala ng mga staff. Ebe, sa T-Bus lang kilala si Mix, pero in other, sa mga tao lang, hindi siya kilala. Na-interview na ba si Mix Molino sa T-Bus na hindi kasama si Mahal? Di ba lagi kasama si Mahal? May mga palabas na, may palabas na kaya sa GMA na nakita si Mix Molino? Ganun po sana na wag na tayong feeling mataas ni hindi pa nako-confirm na nandun ka na talaga. Okay, so why na dahilan kung bakit na maraming taong mayo kay Mix Molino dahil sa mga walang pagpapahalaga at saka walang pagmamahal na sinasabing love. Unang-una, yung pagmamahal na kay Mahal, hindi naman pinapakita sa publiko. Salita lang siya. Emotion, power effect daw, sabi nila. Pero nung nakita that time sana, pinakita mo Mix dun sana yung pagmamahal na yon, nung samo sila yun ni Mahal. Yes, kahit nga kami supporters lang ni Mahal, inadunagdadala ng bulaklak. Ikaw din nagdadala ng bulaklak. Siyempre may pinagsamahan kayo. Right? Hindi ko naman alam kung sinong mahal mo, si Mahal ba or si Jetro. Marami nagtataka tuloy. Okay? Ang point lang naman ni Kuya SMB, ipaglaban ninyo ang karapatan bilang pagkatao ninyo. Huwag tahimik kasi silent means guilty. Kaya nga ang iba kumuha ng mga attorney kasi hindi makapagsalita eh. O bakit hindi nyo bigyan ng justisya yung mga sinasabi ni Upper Myrna? Kung nagmamahalan kayo, kung may relasyon man kayo, Jetro at Migs, hindi yan grounded sa mga Migs. Hindi yan grounded.
nagkaroon lang ng issue doon sa convo na nilabas ni Vermeer na nga galing kay Mahal. Doon lang nagka-issue, hindi yung pagkataon ninyo kasi kung saan kayo masaya, doon kayo. Life is short. Enjoy your life habang tayo nabubuhay pa na maging masaya tayo. Right? Hindi yun, hindi yung issue dito. Ang issue dito yung mga conversation mula kay Mahal. Okay? Kung mahal mo si Mahal, hindi yung gagawin yung ganun. Pinagkatiwala ng Tesorero family si Mahal, isama kasi si Safety, pero anong nangyari? Kung bata pa si Mahal, naku, makakasawang kayo ng child abuse. Okay? O kung si Mayura Naik TV ang ginawa niyo po niyo, naku, makakasawang kayo ng child abuse. Avero lang. Di ba? Isa naman, mga kamamix, mga ka-idol, even mix, muli na kung nanood ka man ngayon, ipaglaban mo ang pagkatao mo. Huwag mong pabayaan na yuyurakan ka ng ibang tao. Right? Kung hindi man totoo, sabihin mo sa publiko, ipakita sa Tesorero na you are innocent regarding sa mga pinapalabas ni Upper Merna. Eh bakit walang tahimik lang tayo ngayon? Totoo? Tanong lang, Mig, sinong mahal mo? Si Mahal o si Jethro? Yun lang. Kasi nakikita dito sa sitwasyon ng mga Migs, parang ginagamit yun lang si Mahal. Ginagamit yun lang si Mahal. Okay? Sana naman, ipakita sa publiko, you are innocent, everything. Innocent sa lahat. Innocent ka. Hindi ang kaya sa kusensya ko. Mabait akong tao, maka-Diyos. Ipakita sa publiko, ipaglaban mo ang pagkatao mo, Miss. Huwag mong pabayaan. Mas pipilitan ka lang, napipilitan ka lang ba sa kay Jethro? Bata ka po, 36 ka lang, pwede ka pa magbago kung kailangan magbago. Okay? Harapin mo kung anong dapat harapin. Mabuti kung nag-issue na yan, ibang tao, yung walang kayong pinagsamahan. Okay lang, hindi ako naniniwala. Pero yun, si Upper Merna, mapinagsamahan kayo nung dati, di ba? Mahal, panginiban. Si Jitney, Jitro, di ba? Dapat ipaglaban nyo yun. Okay? Bago tayo mag-ano mga kayo, please don't forget to subscribe my YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Isang sikmol na lang, lunok na. Para pak na pak. Of course, kay Mahal. Kahit patay na si Mahal, subscribe pa rin natin si Mahal. Makuman lang ang kanyang gold button para may display sa kanyang musileo. Punto por punto. Okay? Ayun lang mga kami, mga ka-idol, ang huli nating katanungan kay Mig, sino ang mahal mo Mig, si Mahal or si Jethro? Para sigurado, punto por punto, pak na pak, and full na full. Hanggang sa huli mga kamamigs, salamat sa lahat, God bless, mabuhay po tayong lahat. Love you all. And of course, big love shout out to all the supporters ni Mahal, maraming salamat sa pagpatuloy na sumusuporta kahit ligasin man lang ating re-recipe, kahit alam natin na wala na si Mahal. Ang target lang naman natin na makuha ang gold button, ma-display sa musileo ni Mahal. Ano remembrance ng ating Mamigs community, Mamigs supporters. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Again, this is Kuya SMB Vlog. Para sigurado, punto por punto, pak na pak, and pull na pull. Hanggang sa muli. Again, don't forget to subscribe Kuya SMB Mahal para sa gold button ni Mahal makuha ang kanyang gold button at ma-display sa musileo ni Mahal. Punto. Four. Punto. Okay? Bye-bye. Love you all. And of course, make a love shoutout muna no, sa Team Baliw.
Miles Tlagilo, thank you. Diana, hi, hello, mega love, shout out. And of course, kay Mary Grace Ting at Lagibes. Love you.